yan kapag merong Atlas sa kabilang team. So new level, again, they have better tank setup. And mind you, meron pa silang Claude against the carry matchup. Which is technically, mas magandang late game marksman si carry dito, no? Pero in terms of 1-3-1 strategy, Claude is the most contented hyper carry for a reason. Kasi siya yung pinakamalakas. Walang matchup na may kaya dyan. With the exception, with the sole exception, kung may Kaja yung kabila. Again, may Kaja. So on the side of SGD Omega dito, on the hands of Haze. Pero yung Atlas eh, yung Atlas yung maharang sa win condition ng SGD Omega. Oh, nga, for Atlas dito, kung magka pwede niyang harangan para siya yung mahila dito ng SGD Omega or yung catch ng SGD Omega. Yeah. And again, ganyan sinabi natin for U-level, ang si Chu dito or the Claude ay hindi gagamit ng Veterans Hunter, which is nakita natin sa mga ibang laro. But anyway, sa bottom lane side natin, that is going to be Toshi naman with that Esmeralda. So, mainit na matchup agad kasi Tams ang kanyang kalindon. Yeah. Alam mo, na-experience nga ng ano to eh, kahapon, yung Blacklist International. Mind you, they were up against a Claude na naka-retry with a Veterans Hunter and then dami nilang CC. Pero napakahirap pa rin hulihin nung Claude na nag-play safe. Now, if you imagine you level playing this one out in a very calm manner na si Chu hindi na uhuli tapos may purify siya rito, I think wala kang panghuli on the side of SGD Omega kasi even if matalo ng siya ni Hit dito, ang only chance na mapatay nila si Claude is kapag na-ultihan siya ng Kufra. And mind you, again, may harang pa na Atlas. And nangyari na rin ito kay Honda kahapon, yung Atlas talagang zinone out lang siya on the Kaja. Yes, yes. And one big factor pa dito, naka-purify spell ang isang Claude. So madami siyang pantakas if ever so. Pero is for SGT Omega, gaya na sinabi natin, is para sa akin, Midnight, ito yung isa sa mga teams dito sa ating MPL Season 5. Madami kasing, ano eh, all-star team. So for SGT Omega, isa din to sa mga all-star team. Lalo-lalo na nandito na si Haze sa kalang lineup. Pero for U-level naman, gaya na sinabi ng mga panel natin, they need to unleash the beast inside the basic. Oo, si basically dito kailangan magwala, no? He's on a Farsa, ginawa nilang support yung Angela. In contrast to what SGD Omega has been doing for the past few games nila, yung Angela nagiging side lane core. Ngayon, support siya Secret and Farsa is on the major role once again. Kasi gusto nila ito yung lineup na 1-2-2 na nagta-transition into 1-3-1. I'm worried about their setup, specifically the mask setup, no? Kasi kung naka-4-man mask sila, hindi pwede magsama si Farsa and si Claude for the first few minutes, siguro 4-5 minutes. And yun naman yung ginagawa nila ngayon. Yun naman yung kinagandahan. Kahit mag-4-man sila, tama yung ginagawa nila. This is a 1-2-2 setup. With the exception minsan ng mga rotation, of course, ngayon nakikita nyo, 2-1-2 sila ngayon. Pero essentially, hindi po pwede magsama yung mage. Tsaka yung archman. Oh yes, tama ka dyan kayo, Midnight. Pero si Haji, si Kamu, tingnan naman pa tayo super upper level here on this match. Kita natin na sila yung aggressive. So, dito for SGD Omega, may problema. Yes, merong Atlas dito yung level. Uulitin natin, uulitin. Kasi may hirap talaga for Haze na maka-divine judgment dito knowing na may Atlas. Kasi if ever na magkamali siya ng pasok, automatic, squishy hero siya. So, instant the pick-off na agad dito for upper level. But anyways, for this both teams, medyo maingat pa ang ginagawa nila dito as much as possible since meron silang marksman both, eh binibigay muna nila yung lahat ng pwede lang kuhanin. And for this Claude, pagdating sa teamfight, sobrang bilis niya mga kapiting pagdating sa kaguluhan. Pero ito, sakto mga kaibigan, ito na basic doing card from Chu. Sakto si Angela Doe with the hard guard, Kenchi, nakuha na first blood dito ng U-level. Alam mo, sa totoo lang, yung trade na yon, I don't think SGD Omega was trying to go for the blue buff heal. Pero dinedelay na lang nila kasi nakapag-turtle buff si Toshi dito, no? And SGD Omega, this is the outmaneuver movements coming out from an experienced team. Alam nila na kailangan lang nila i-delay yung blue buff. Kasi dalawa yung core ng U-level eh. Dalawa as much as possible yung sa blue buff Farsa. Kinigit na kill. Ayun, nakuha. Na-secure yung kill on Toshi. So SGD Omega, medyo nag-equalize yung trade na ako nila kanina kasi napatay sa Esmeralda. Pero with the jump from Heat, that will be another kill here for SGD Omega. And additional kill pa si Samus. Grabe dito yung pinapakita ng SGD Omega. Upper level, mas maganda yung positioning nila. Pero for SGD Omega, parang naka-ano? Para naka-increase agility lahat ng players dito kasi sobrang bilis nila lahat pagdating sa backup and dev dito wala nang flicker in para makapag-set up na play kaso fatal links medyo hindi lang din makakuha ng kill dito for upper level. Oh my god! How? Killing this Claude! How and when and why? How? Mababa pa buhay na yung Chu doon. Feeling ko kailangan natin ng instant replay doon eh. Pero grabe ah! Heath on this Kufra. Alam naman natin, kilala natin si Heath kapag nagamit niya itong hero na to.
he will definitely show his best game. Ito si Haze on the bottom lane, getting the pull against Escanor. One more damage from the carry will secure the kill. Hindi pala may sustain pa, pero mapapatay pa rin siya ni Hajizi dito sa may bottom lane. Yes, you know what's good dito sa Kaja Karin na ano, combination, lalo-lalo pag Thumbs yung nahuli nila, hindi magkakaroon na nga chance dito si Thumbs na lumapit dun sa carry kasi ang layo na nga distance nila. So yung Contract Inferno niya hindi mag-activate, kumbaga yung balik buhay niya. And even yung Vengeance kasi wala siyang malalapitan. Yeah. Tsaka ang nakakatakot sa lineup ng SGD Omega, even though you level, they have the Claude, the late game potential of SGD Omega scales exponentially kasi medyo nag-fall off yung ano eh, yung Pharsa tsaka Thamus dito. Although yung Claude tumataas yung damage output, ang magiging problema nila is magiging one-dimensional yung damage source ng you level. When if you look at the lineup of SGD Omega, dalawa yung hero sa actually tatlo. Tatlong hero sa kanila yung willing tumangkay ng damage ng Claude. That's the Uranus, that's the Kufra, and that is the Esmeralda. Three hits that he can take down. Pero pag nagsama-sama yan, definitely magkakaroon magandang buhay si HGZ dito. And talking about magandang buhay, ayan, napatay niya naman niya si Escanor. Para sarap ng buhay dito na HGZ kasi ang dami pang protect sa kanya at talaga binibigay sa kanya. Literal na binibigyan siya ng kill dito for SGD Omega. But anyways, Blazing do it again for them. Kasi yung galang, Dem, with the fatal links natin na si Kenji Kaso. Yung nga, tanky hero ang na-setup dito na nga upper level. And the problem here for upper level, para na-force sila dito na SGD Omega na mag-setup ng play, which is hindi dapat yun yung pagsasetan nila. Gusto ko lang sabihin na ito, kinuha ni Kenji sa libro ni Toshi. Yung Uranus naka Retri, nakuha niya Retri God. Si Kenji rito, nakuha niya yung blue buff ni Chu. So, walang blue buff ang U-level. And mind you, these two heroes, these two cores on a U-level are dependent on blue buffs. Well, si Claude hindi naman masyado. Si Pharsa, hindi siya naka-purage, so kailangan niya yun. Pero sobrang laking ano eh, sobrang laking factor ng pag-scale ng 1-3-1 lineup yung blue buff. So ngayon natanggal na yung blue buff sa side ng new level, so babagal yung basic ng laro nila. Pero mind you, may carry sa kabila. Oh, ito pa, sa top lane natin, another kill yata dito for upper level kasi nga ng Kenji, napakakunat lang din naman. Naku po, nakapag-cyclone ay pa. Pero Deb, we'll get a kill for upper level sa isa, nakuha na lang carry kasi nga ng Deb, napatay pa ulit double kill agad-agad para kay Hachisi dito. Kanina wala siya sa mga nakapatay siya. At ito, pagdating niya dito, another kill para na naman sa kanya. So, 3-8 at score, kamutikan pa nga mag-bingwit dun si Parang Secret ng upper level. Pero let's not forget upper level, yes, on yesterday's game biglang nagwala yung Claude ni Chu nung na-extend nila at napahaba yung laban. Yeah. Pwede namang magwala si Chu. Oh my god, the jump from these two players, Haynes and Heath, the H and H combination, the triple H nandito sa may taas pa kay kagad si Secret. No, D'Angelo was taken down. Even though may purify siya, hindi na nakagalaw dahil may divine judgment that came out from Haze. Yes, sabihin natin pwede mag-snowball si Churito, pwede magwala yung Claude niya. Problem is, you're facing against a carry. And mind you, hindi lang dahil carry si Hajizi dito, pero the mere fact na walang panghuli yung level kay Hajizi. Yes, you have an Atlas, pero naka-purify yung si Haji. And Hajizi dito, kung mapapansin natin, meron na siyang golden top agad. So later, ganyan sinabi natin, the early part of the game, binibigay lang sa kanya dito ng mga kakampi niya yung mga possible na gawin niyang kill. Pero anyway, si Hitman dyan na palagpas lang dito ang kanyang face check. Kita natin dito, damn! With a fatal legs, catches 3. Kasi nga lang wala damage dito, team upper level 2. Wala rin buhay halos. Wala na Angela on hard charge na habang this game. Napakakunat ng Uranus. Sobrang sakit! Nasa harap lang siya, pero wala damage dito ng upper level. Oh my god. Give it an overkill for Hachizi onto this game. Okay, napatay si Kenji. He overstayed his welcome. Nag-zone out siya against U-level. Unfortunately, tinamaan siya. Feathered airstrike ni Pharsa. Pero you've seen the damage output that can come out from Hajizi. 9-0-1 currently on this carry. 6 na beses na magkuprock inbound hunter niya. I think wahala na nga siya nakukuha ang gold dyan. Dahil yung 40% sobrang limited na. Pero this allows Hajizi to farm even higher levels. At the same time, yung mga maliliit na gold na nakukuha niya, it adds up to the late game potential ng SGD Omega. Yes, and dito for SGD Omega, nandun si Kenji for the front. Unknowingly, for upper level, hindi nila napansin si Haze na may hinihila pala dun sa Gedi. So, kumbaga, may attention sa harap, meron front, kumbaga, para hindi mapansin yung ibang setup place. And Kenji dito napakakunat na actually, talagang kumukuha siya natin siya dito against upper level. Pero nga lang, that is going to be against 4. Kenji will gonna go down here for SGD Omega. Hindi niya na-expect yung damage output na yung mataas na with the DVD. Chu! Nakapag imay! Bakit? Oh my G! Patay! Naku, ito na si Toshi! Grabe yung shield ko yung Toshi natin dito! Ladies and gents, that is going to be a double kill for Toshi! At habang nangyayari yun sa bottom lane side natin, dito naman yung duo natin na nag-D
nagbibigay ng kills. Kari and Kaja, grabe pinapakita dito. Legendary for Hajizi on this carry. 6-14 is the score. 9 minutes, almost 10 minutes pa lang sa ating laro. On the roll, Hajizi on this carry talaga. Grabe. Imbis na maligtas mo yung Claude with the shields, mas lalong mong pinadali yung pagpatay niya kasi mas lalong masakit yung damage output ni Esmeralda. Yung jump ni Claude, hindi niya in-expect na may Esmeralda nag-aabang sa damo. Parang ano talaga eh, parang hello, I'm here. I'm here. For this Claude ng upper level, hindi siguro na advisable na lumayo siya sa mapa nila kasi sobrang bilis SGT Omega. Yeah. Na gumalaw. Eh, sinabi natin ito. Doon siya naiwan lang doon si parang siya natin for upper level and a free here for Hajiz. Signatalis, wala ng buhay. At ito na ang SGT Omega. Dev na wala ng immortality dito against 5 players na SGT and a legendary for Hajiz onto this match. Grabe. Ito yung ano, ito yung benefit na ikaw yung nag-pioneer ng strategy. Sige, batuhan nyo kami ng Angela yung strategy na yan. Magandang-maganda yan. Ito ang Esmeralda. Grabe, dito yung ano, for SGT Omega. Ang dami lang pagkukuhanin ng damage. May Esmeralda ka na, may carry ka pa. Tapos grabe, pati ting zone out na ginagawa ni Hit and even Haze. But anyways, the top farmer for this match is this carry 11k as compared to the top farmer here ng upper level, which is 5.8k. Medyo malayo. Hindi siya medyo malayo talaga. Ang kailangan habulin Dimitru and SGT Omega Lord has been taken by this team. Yeah, alam mo, sa totoo lang, at this stage of the game, SGT Omega, if they will lose this game, they will have to throw hard. And grabe yung ginagawa ni Kenji. Even though 0-4 siya, some would consider this feeling, even the internal system ng Mobile Legends, no? Pag lumagpas ng 7 deaths yung kino mo, tapos wala ang kill feeding na yun. Pero even if 0-4 si Kenji rito, ang ginagawa niya is he is forcing the Claude to fight against their lineup. Again, primary damage source ng U-level dito is the one-dimensional damage output of the Claude. Hindi na enough yung ano yung Tamus at si Farsa against SGT Omega. So if Kenji overstays for SGT Omega, Chu will definitely find the time to dish out the damage. Unfortunately, sa tagal-tagal patay niya Uranus, makakapag-setup na yung Kaja tsaka yung ano, yung Uranus. Ganun kahirap yung team fight ng U-level. Oh, tsaka pag pumasok si Kenji, minsan parang nagugulat or nagre-react agad yung upper level. Lagi natin sinasabi, for Uranus, more on pan-delay ang ginagawa niya. Minsan yung Blazing Duet nagagamit para sa kanya. Tapos sa dulo ng ulti, parang hindi naman siya may kill or walang damage actually against this Uranus pick. But anyways, for this SGT Omega Lord, ay dadaan sa bottom lane side ng upper level. We have here the middle lane. Mukhang sisiraan natin ang SGT Omega. Pero it's trying to come from basic kasi nga clear lang yan ang minion wave. At sa middle lane natin, nakasira na ang SGT Omega Lord has been defended by upper level. Kaso pati si Escanor, which is supposedly, oh! Nice setup play. Hindi pa para kaya kulang lang. Full damage dito ang upper level. Shoot, nakapatay na. Pero carry, kaya sinabi natin, with the damage para sa kanya. Okay, yung level dito kasi paano they can hold their base against SGT Omega. Pero ang problema, nandito pa si Toshki. Buhay na buhay pa yung Esmeralda. Oh, baka dyan, nakita natin dito talaga gustong-gusto. Ikaw yung hit, double play sa basic. At habang nangyari yun, trip to Jerusalem. And game number one goes to SGT Omega. Grabe. Alam mo, sa ang sinabi lang ng SGT Omega rito, no? Kahit mag-Angela kayo, yung Claude Angela,